Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Welcome po sa aking YouTube channel kay Sir Fernando Dagasdas. Sana po maibigan niyo po itong aking ipipicture po ngayong umagang ito. Ang aking pong ipipicture ngayon ang ating pong legendary athlete sa larangan po ng track and field na walang iba po si Ma'am Leja De Vega Mercado po. Siya po ay kasalukuyang nagtatrabaho sa Singapore po, at katunayan po ay nakita po kami doon nung naglaro kami sa ASEAN School Games noong 2017. Ako po yung napahanga sa kanya ng sobra sapagkat napaka-humble niya po. Very down to earth, at the same time, napakalambot po ng puso niya sapagkat kami po ay humanga ng husto sa kanya sapagkat araw-araw siya nagbibigay ng prutas sa amin pong mga atleta bilang suporta niya sa amin pong delegation sa Team Philippines na naglaro sa ASEAN School Games. Ito po ay nasa lane 5 po siya. Siya po ay tatakpo sa 100 meter. Ayan na po. Ayan po. Ayun, nangunguna na po siya. Ito po ay 1986 Asian Games na ginanap sa Seoul, South Korea po. Ayun po. Nagwagi po siya dito ng gintong medalya. At talagang maraming Pilipino ang lalong humanga sa kanya sapagkat sa dami niya nang napanalo ng gintong medalya sa SEA Games, dito po ay pinakita niya na hindi lamang sa SEA Games ang kanyang kalibre, maging sa Asian Games po ay kayang manalo ng mga Pilipino. Ito po ay isa pa lang sa mga event niya po. Sana po itong video ito po ay maging inspirasyon po sa mga maraming kabataan na nangangarap na gayahin ang kanyang mga yapak, sapagkat napaganda po ay kumbaga life changing po kapag ikaw ay nagwagi ng medalya sa larangan po ng palakasan sa track and field, sa SEA Games at maging po sa Asian Games, at lalong lalo na po kung sasakaling manalo po kayo sa Olympic Games. Susunod yung events po ay alam ko po ay nasa Asian level rin po ito. Siya po ulit ang nagwagi ng gintong medalya dito sa 100 meter. Ayan po. Ito po ay sa panahon ng 1986 hanggang 90s. Yung kanyang pinaka-prime po kasi ay nagsimula sa 1979 up to 80s, at siya po ay naglaro sa SEA Games sa murang edad na 14 years old pa lamang. Subalit sa kanyang unang paglalaro sa SEA Games, siya po ay hindi po pinalad na manalo ng medalya. Pero yun ang nagsimula noong 1979 na paglalaro niya sa SEA Games, na talagang siya ay puspusang nag-ensayo. Pagdating po ng susunod na SEA Games ay nanalo na po siya ng gintong medalya. Ito pong event na ito ay laro rin po sa abroad ito, na kung saan invitational po ito. Kalaban niya po ay magagaling din sa mundo na. Japanese, Jamaican. Ang pinaka-favorite po dito ay itong Jamaican runner. Tingnan po natin kung ano po ang maging resulta ng laro niya po dito. Halos bato-bato po ang kalaban niya dito na taga Jamaica. At ang laki. Siguro mga 5'9", 5'10", siguro ito 5'11". Si Lydia po nasa 5'5 lang po ito, 5'5", 5'6". Kasi nung nagkita nga po kami sa Singapore, ay mismong nakamayang ko siya at nakapagpa-picture kami. Tingnan po natin ang laban na ito. Ito ay 50 meters sprint lamang. Ayan po.
lumabas na agad yung Jamaican. Ayun, nasa pangalawa po siya. Nag-silver po siya dito. Ito po ay talagang Asian level at maging world level na rin. At talagang mapapahanga ka dahil ang mga Jamaican at saka Japanese ay kilala sa larangan po ng sprint na talagang magagaling. Pero nung araw, dito ay tayo po ay nananalo pa rin po. At alam ko po, ito po ay dahil sa magandang programa din ni Pangulong Marcos po noon. Ang walang iba po ay ang tinatawag nilang Gintong Alay. Ayan po, alos dikit lang. Tatlo hanggang dalawang hakbang lamang ang lamang po ng Jamaican runner. Ang ating pong pambato ay makikita nyo medyo manipis ang kanyang mga braso at katawan. Ang Jamaican ay para siyang lalaki. Ito po ay talagang pag-world level na labanan para mga lalaki na kalaban maging sa Olympics. Kaya dapat talaga ang mga atleta ay magandang weights program para nang sa ganun ay maging competitive po tayo sa Asian world at maging sa Olympics. Yun po ang magagandang laro na napili ko. Halos walang gaanong video si Ma'am Lydia na naka-upload. Pero ganun ba man, magandang sarawain at balikan ang kanyang mga ginawang panalo o international competitions na kung saan siya ay nagwagi ng mga medalya. Nakaka-proud po bilang isang Pilipino na meron tayong kagaya ni Lydia De Vega noon na talagang lumaban hanggang sa Asian, although hindi siya nanalo sa Olympics pero 2 times po siya na naglaro sa Olympics. Yun lamang po, sana naibigay nyo po itong aking na-picture ngayon at sana yung mga batang makakapanood po. Siya po ay nagsimula sa elementarya. Nilihim niya pa yung kanyang paglalaro sa kanyang ama nung una. Pero sa madang huli, inalaman ng kanyang ama at sinuportahan na rin po siya. At sa simula pong yun, nalaman ng kanyang ama, ang kanyang ama na po ang naging trainer niya. Hanggang sa siya ay lumakas. Yun lamang po, sana naibigan ninyo ang aking pong picture ng video ngayong araw nito. Salamat. God bless. Mabuhay.